Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, mabuhay na pagbati sa ating mga online learners mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng mundo na naaabot ng ating ETUlay learning tutorial. At kung andito ang aking partner, definitely itong kanyang sasabihin, isang makasaysayang araw po sa ating lahat. So ano nga ba? Pasensya na, solo flight po ako ngayon. Okay, ako po muli ang inyong tutor mula sa Araling Panlipunan 8. Walang iba kundi si Tutor Leo all the way from SBO, Pampanga mula sa paaralan ng San Roque Dau High School. Okay, so ano kaya, no? Ngayon, i-plug ko muna po, no? Mapapanood niyo po ang ating ETUlay online tutorial sa ating DepEd EdTech Unit, DepEd tayo Facebook Live, as well sa DepEd TV at DepEd Educational Technology Unit naman po para sa YouTube. At ang partner ko po muli, walang iba kundi si Tutor Alex all the way from SBO, Bulacan. Alright po. So tingnan po natin, no? Napakarami na nating napaka-active na online learners. Batiin muna natin sila isa-isa. Magsimula po tayo kay client Zyrel Nualia, good afternoon. Nika Rodillas Shen Tu at Virgil Angelo Rodillas, good afternoon. Villarante Ram, APA teacher here. Hello sir, good afternoon po. Maxine Montemayor, watching from Gutad National High School. Reynaline Joy Cristobal, listening and learning from LFG Diamantina National High School, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Wow, napakalayo po. Si Shin Arquero naman po ng 8 Galileo ay nanonood at nakikinig. Also from Diamantina High School po. Also from Cabanatuan, Isabela. Chloe Mabasa, good afternoon. Watching from Malasim Elementary School. Grabe ang support ng ating mga online learners, online teachers, even mga parents po dito sa ating online ETUlay tutorial po. Ngayon kaya, may idea ba kayo mga online learners at online viewers kung ano ang ating magiging lesson? Pero bago yon, kukumustahin ko muna kayo. In one word, singa, itype natin sa ating chat box ano ang naging karanasan nyo sa ating previous week. Kung hindi man sa ating modular, pwede rin sa online distance learning at even sa panonood at pakikinig sa ETUlay. Sige nga po, hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. Pero by the way, habang hinintay ko ang inyong mga kasagutan, binabati ko ang isa sa pinakamahusay na tutor po ng ating ETUlay, Doc RJ Calaguas, good afternoon po. Also to Lialin Fiel, good morning, good afternoon po. Maxine Montemayor, watching from Gutad National. Ma'am Aida Manalang Liwanag, magandang hapon po, blessed afternoon po. Kay Elmer Dolgiente Cabang, Trisha Garcia, Ami T.S., Audrey Maraluta, Mary L. Becerra, Isabella Jean Concepcion, good afternoon po. Sige po, maya-maya babasahin ko kung ano ang naging experience nyo o karanasan ninyo sa ating previous week at puntahan na natin ngayon ang ating session sa ETUlay APA Kasaysayan ng Daigdig. Okay, pero bago yon, tingnan nga natin ano yung mga bagay na natutunan po natin sa ating nakalipas na lesson. So magkakaroon tayo ng mini quiz po. Tignan natin ang panuto. Basahin mabuti ang bawat pahayag
Piliin ang hindi kabilang sa pangkat, isulat ang titik ng inyong sagot sa sagutang papel. Pero sa atin, definitely i-chat niyo sa akin kung alin ang tamang sagot. Para sa ating unang katanungan, ang mga sumusunod ay uri ng homonid maliban sa, ito ba ay letter A, Australopithecus africanus, B, Ramapithecus, C, Australopithecus robustus, o letter D, Zinjanthropus. Alin kaya sa apat na yan, online learners and viewers, ang tamang kasagutan? Okay, so habang hinintay ko ang inyong mga kasagutan, mga pagbati muna po tayo. Ma'am Rosemary A. Romero, watching from General Trias, Cavite, good afternoon po. Of course, si Tutor Mark Edward, Sir Neil, good afternoon. Like a galang pagdanganan from Santa Lucia National High School, Ivan Yusi Aquino from Gutad National High School. Mukhang napakarami nating taga-Gutad na nanonood at nakikinig po sa atin ngayon sa 88 po. Okay? Para po sa paralan ng Gutad National High School, good afternoon po sa inyong mga teachers, especially sa inyong mga Araling Panlipunan advisors po, and of course subject teachers po. Good afternoon po. Okay? So, alin kaya sa ating apat na pagpipilian, mga online learners, ang tamang kasagutan? Is it the letter A ba? Australopithecus africanus. B, Ramapithecus. C, Australopithecus robustus. O letter D, Zinjanthropus. Sige, hihintayin natin ang tamang sagot. Pero bago yan, batiin po natin si Madam Lucila Leonardo. Good afternoon. Watching from FFHNAS, SDO Bulacan, Harry Pineda. Good afternoon. Okay, si Laika, galang pagdanganan, sumagot na. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan nga natin, Laika, kung tamang yung kasagutan. Para sa katanungan ito, ang tamang kasagutan, walang iba kundi letter... Okay, congratulations, Laika. Tamang yung kasagutan. It is letter D, Zinjanthropus. Napakahusay na sagot. Punta tayo sa ikalawang katanungan. Katangian ng mga Homo sapiens. So napag-aralan natin, no? Nagbigay sa inyo ang ating tutor Alex ng iba't ibang katangian ng bawat uri ng tao na nabuhay noong nakaraan. Pero dito, titignan natin ano nga ba ang katangi-tangi sa mga Homo sapiens. Tignan natin ang mga choices. A, namuhay kasama ang kanilang pamilya. B, naglilibing ng patay. C, mayroong malaking utak. D, namuhay ng magkakahiwalay at kanya-kanya. So sa apat na choices natin, mga online learners and viewers, alin kaya ang tamang kasagutan? And while waiting, batiin natin ang napaka-active nating mga viewers na si Anze Kane Garcia Sakdalan, Princess Mary Taguba Domingo, Leia Endike, and Darlene May Quilon. Okay, unti-unti nang pumapasok ang mga kasagutan coming from our active online learners. Si Laika at si Anzi nagbigay na ng kanilang kasagutan. At even si Liboy Amores. Maya-maya, tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Wow, napakarami nilang kasagutan. Okay, so para sa ikalawang katanungan na to, tignan natin ang tamang sagot kung tama nga ba ang inyong kasagutan. Okay. Okay, ang tamang sagot para sa ikalawang katanungan is letter D. Namuhay daw sila ng magkakahiwalay at kanya-kanya. Okay, sino kaya nakatamang sagot? Maya-maya sasabihin ko at babasahin ko ang kanilang mga pangalan. Pero pagbati kay Eliza Nicole Sawal, Laika Galang Pagtanganan at Kit De La Cruz. Okay po, punta tayo sa ikatlong katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa mga Homo species? Okay, ito ba ay letter A, Homo erectus? Letter B, Homo staphanus, letter C, Homo habilis, o letter D, Homo sapiens. Okay, so i-determine natin dito, mga online learners at viewers, kung alin daw ang hindi kasama sa mga Homo species. Okay, hintayin ko ang inyong mga kasagutan, pero bago yon, batiin natin si Rose Marie Salandanan, also from Gutad National. Wow, nakakailang Gutad National na ako. Good afternoon sa iyo. To Princess May Taguba Domingo, watching from Dr. Gilbert B. Guillermo. The principal is Dr. Gilbert B. Guillermo from
and Gadanan West District po. Ang kanyang school is Kumu Integrated School. Wow! Okay, nagbigay na ng kasagutan ng ating mga online learners. Si Leia Endike, Maxim Montemayor, Kit De La Cruz, Lucila Leonardo, Liboy Amores, and Rose Marisalan Danan ay nagbigay na ng kanilang kasagutan at karamihan ng kanilang sagot ay tama. At dahil ang tamang kasagutan para sa katanungan ito, walang iba kundi letter B, Homo Estapanus. Congratulations po sa mga nakatamang sagot. Okay, para sa session na to, tatalakayin natin ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabahasnan sa daigdig. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng aralin para sa ating Araling Panlipunan 8, kasaysayan ng ating daigdig, and hopefully hanggang mamaya samahan niyo ko at manatili kayong active participant po dito sa ating session. Okay. Ang ating layunin sa pagkatuto na iuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig, kung saan tatalakayin natin ang mga sumusunod na paksa na pag-uugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig, nasusuri ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig at nakapagpapahayag ng sariling pananaw ukol sa kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan ng daigdig. Kung papansin natin, no, mga online learners, laging sinauna, laging nung nakaraan, hinahanap natin ang sinauna at nakaraan. Pero tatandaan natin, mga online learners at viewers, hindi daw tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi daw tayo lilingon sa ating pinanggalingan. So definitely napakahalaga ng bawat aralin kahit ito ay nangyari na noong mga nakalipas na panahon. Okay? So habang nag-discuss ako, kindly ibigay nyo nga sa akin ano ang inyong naging experience. Ano ang karanasan ninyo nung nakaraang linggo sa inyong modular, sa inyong online, at even sa panonood ng ating ETUlay. Okay po? Okay, watching from Butad National High School, good afternoon po, Madam Rowena Alivio. Magandang tanghali po. Okay po? So tatandaan natin, no, ang ating panahon ay merong tinatawag na yugto ng pag-unlad sa kultura. Okay? At ito ay nahati sa tatlong bahagi. Ang una ay tinatawag na Paleolitiko. Ito ay nangyari 2,500,000 taon na ang nakakaraan hanggang 10,000 BCE or before Common Era. Ikalawang paghahati yung tinatawag na Neolitiko, nangyari po noong 10,000 before Common Era hanggang 4,000 before Common Era po. At pagkatapos po ng Neolitiko, hanggang sa kasalukuyang panahon, ito naman ay tinatawag na panahon ng metal. Na mamaya tatanungin ko sa inyo, bakit kaya itong panahon natin kung saan tayo nabubuhay, tinawag or kasama pa rin sa tinatawag na panahon ng metal. Okay? So isa-isahin natin ngayon, mga online learners at viewers, kung ano ang katangian ng bawat yugto ng ating panahon. Okay, simulan po natin sa panahon ng Paleolitiko. Ang panahon ng Paleolitiko ay tinatawag ding panahon ng lumang bato mula sa katagang paleos na nangangahulugang matanda at sa salitang litos na may kahulugan na bato. Okay. Sa lahat ng mga yugto, ito ang itinuturing na pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. At paano kaya natin masabing ito yung pinakamahaba? Simple lang, mga online learners. Kasi sa panahong ito, bukod sa meron siyang napakahabang panahon ng Paleolitiko, definitely, ito pa ay may mga sub-phases or sub-era po. Sub-era pa, kagaya ng Lower Paleolithic Period, Middle Paleolithic Period at Upper Paleolithic Period. At tatandaan po natin, no, sa bawat period na yan ay may nakikita tayong o mga nangyayaring pag-unlad sa buhay ng ating mga ninuno. Okay, according to Jasper Velasquez po, BC stands for Before Common at BCE po, Before Common Era, which is right naman, Jasper Velasquez.
Thank you for giving us that information. Also to Abdul Rahman Bari that is watching now from Santa Lucia National High School, Kalumpit, Bulacan. Good afternoon po. Okay po. Now, ano ang katangi-tangi sa panahong paglilitiko? Okay, ang ating mga ninuno nung panahon na ito, unang gumamit ng apoy at ang kanilang pangunahing pamumuhay ay walang iba kundi pangangaso. Okay po. So mamaya no, titingnan natin kasi may dalawang meron dito na nagbibigay ng dalawang magandang idea about sa word na BCE. Mamaya liliwanagin natin yan. Pero mga online learners at viewers, dito muna tayo sa ating session. Okay po. So ulitin po natin, no? Galing ito sa salitang paleos, matanda, litos, bato, pinakamahaba sa yugto ng kasaysayan kasi may mga sub-era siya kagaya ng lower palgilitic, middle at saka upper, and then ito rin yung panahon wherein gumamit sila ng apoy at ang pangunahing pamumuhay nila walang iba kundi ang pangangaso. Okay po? So pumunta naman tayo sa susunod. After ng panahon ng palilitiko, isisilang naman or papasok na tayo sa tinatawag na panahong Neolitiko. Okay. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko or Neolitic period sa salitang Ingles. Ito yung tinatawag na panahon ng bagong bato wherein yung salitang Neolitiko ay hango sa dalawang salita, neos, bago, at from the word litos, bato. Na kung pagsasamahin nga natin yung dalawang salitang noon, ito yung panahon ng bagong bato. Okay. Now, tignan natin ang pagkakaiba nila. Nung nakaraan, panahon ng Paleolitiko, yes, ang common sa kanila, gumagamit sila ng bato. Pero sa panahong Neolitiko, meron ng katangian yung mga batong ginagamit ng ating mga ninuno. Okay. Sabi dito, makikinis na kasangkapang bato ang kanila nang ginagamit. Bukod pa rito, mas mataas na ng uri ng pamumuhay meron ng ating mga ninuno. Tignan po natin, no? Ikalawa, bukod sa gumagamit sila ng makinis na bato bilang kasangkapan, naging permanente na ang kanilang paninirahan. So hindi na sila palipat-lipat. Hindi kagaya noon, pag naubos ang pagkain dito, doon, hanap tayo, baka may pagkain doon. Pag naubos ang pagkain doon, doon, tingin tayo, baka may pagkain doon. Pero dahil sa panahong Neolitiko, meron na silang isang uri ng pamumuhay na nagawa, hindi na sila nagpalipat-lipat. Mamaya, malalaman natin kung ano ang katangian ng pamumuhay na yon, no? Kaya naging permanente na sila sa kanilang tinitirhan. Okay. Pagtatanim, yan ang kasagutan kung bakit ang mga tao sa panahon ng Neolitiko hindi na nagpalipat-lipat. Dahil kaya na nilang magtanim at magpatubo ng kanilang kakainin, definitely hindi na nila kailangan maghanap pa sa iba't ibang lugar ng kanilang kakainin. Bukod pa rito, gumagawa na rin sila ng palayok. So alam naman natin ang purpose ng palayok ng mga sinaunang panahon. Definitely lalagyan o sasidlan ng kung ano-anong bagay. Okay po? At isa na rito, isa pang katangian o pamumuhay o yung ginawa ng ating mga ninuno ng panahon ng Neolitiko ay yung paghahabi. Okay po. So tingnan natin, no? Gumamit na sila ng makikinis na kasangkapang bato, permanenteng paninirahan, nagtatanim na sila, gumagawa na sila ng palayok at nagahapi. Definitely, masasabi natin mas mataas ang pamumuhay ng mga taong nabuhay ng panahon ng Neolitiko kumpara ng panahon ng Paleolitiko. Okay? At naganap din dito sa panahon ng Neolitiko ang tinatawag na Revolusyong Neolitiko o ang sistematikong pagtatanim na naging dahilan kung bakit naging permanente na lamang ang ating mga ninuno sa kanilang lugar na tinitirhan. Okay? Bago tayo lumipat sa susunod na yugto ng panahon, batiin ko ang mga online learners natin na still now na nakatutok sa atin, si Mary Eunice Simon Taguba from LFG Diamantina National High School, all the way from Capanatuan, Isabela, to Noel Angelo Duya, okay, watching from Gutted National High School, also to Wilma Flores, Alexander Florante Capada. Okay, may sabi siya rito, o bato na gagamit sa paggawa ng bahay, pagtatanim, paggawa ng palayok. Check
Check, check. Ang galing naman ni Alexander, no? Nag-i-integrate niya kung ano ang purpose o gamit ng bato noong mga sinaunang panahon. Nicole Destiny Bayubay na nanonood from Kumu Integrated School. And also, once again, si Alexander Florante Capada. Okay, nagbigay siya ng isang idea na hindi ko nababasahin dahil maya-maya ko siya sasagutin. Okay po? Pumunta na po tayo sa susunod na yugto ng panahon. Ito yung panahon ng metal. Okay. Ang panahon ng metal ay nahati sa tatlong yugto. Una, panahon ng tanso. Susunod, ang panahon ng bronze. At ang susunod naman dito ay ang panahon ng bakal. Pero tatandaan pa rin natin, ang pinakamahaba pa rin walang iba kundi ang panahon ng paglilitigo. Now, gusto ko, bago ko i-discuss sa inyo ang panahon ng metal, gusto kong malaman sa ating mga online learners at viewers, bakit kaya itong panahon kung saan tayo namubuhay, no, ay kasama pa rin sa panahon ng metal? Ano kaya ang dahilan? Sige nga, hihintayin ko ang kasagutan at maya-maya babasahin ko. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa yugto ng panahon ng metal. Okay. Sa panahon din ng metal, nagsimulang bumuo ng mga malalaking pamayanan na naging hudyat ng pagsilang ng mga kaharian at imperyo. So, dati, magkakasama lamang sila sa isang campsite, yung mga ninuno natin. Naging isang pamayanan wherein marunong na silang magtanim. Pero ngayon, sa panahon ng metal, anong sabi rito? Hudyat ng pagsilang ng isang kaharian at even isang imperyo. So makikita natin, no, unti-unti nagsasama na ang mga tao coming from different places. Naninirahan na sila sa isang espesipikong pamayanan. Okay. Isa pang katangian ng panahon ng metal, okay? Ito daw ang naging susi ng isang matagumpay na pamumuhay. Okay. Now, balikan ko ang aking katanungan mula pa kanina, mga online learners at viewers. Bakit sa tingin nyo, itong panahon natin ay kabilang pa rin o bahagi pa rin ng panahong metal? Pansinin nyo nga ang paligid nyo? Ano ang napapansin ninyo? May bato pa ba tayong ginagamit sa bahay? Well, alam ko naman ang bahay natin o karamihan sa mga bahay natin ay gawa sa bato. Pero tignan natin ang paligid, no? Para makita natin ano ang kinalaman ng panahong metal sa panahon na ating kung saan tayo namumuhay ngayon. Okay? Tignan natin ang napakagandang kasagutan ni Alexander Florante Cada, no? According sa kanya, nasa panahon na po tayo ng mass production. Sa panahong ito, gamit daw ang makina at ang makina sa mga factory po ay gawa sa metal. Wow, napakagandang idea, Alexander. Napakahusay. Tignan pa natin ang ibang kasagutan coming from our very active online learners at viewers po. Okay, si Laika Galang Pagdanganan. Dahil gumagamit pa rin po tayo ng mga metal. Very good answer, Laika. Gumagamit pa rin tayo. And also, bumabati sa atin si Trixie Tan Enrique from Grade 8 SSC from Butad National High School at si Elsa Perpuse from GNHS Grade 8 Jasmine. At sa ating mga online learners na nagbigay ng mga magagandang kasagutan, napakahusay nyo, believe na believe si Sir o si Tutor Leo sa inyo. Okay po? Now, punta tayo sa susunod. Tignan natin ang mga salitang lilitaw sa ating screen. Ang unang salita, Mesopotamia. Susunod, Lambak ng Indus. Susunod, Mesoamerica. Ehipto. Baybay ng Ilog Guangco. Okay. Ang mga sinabi ko o binanggit kong mga lugar ay actually may kinalaman o meron silang bagay na pare-pareho. Okay? So habang bibigyan ko kayo ng pagkakataon para isipin ano kaya yung pare-pareho sa limang salitang to. At habang hinihintay ko yun, babatiin ko muna ang ating mga online learners, no? Sabi dito si Carlin Belnawe, good afternoon, nanonood siya from Cavite. Si Alexander Florante Capada, nagbigay na naman siya ng isang magandang kasagutan kanina sa tanong na bakit tayo namumuhay sa panahon pa rin ng metal? Maraming bagay po sa ating paligid ay gawa sa metal gaya ng kotse,
electric fan at ref, which is correct, no? Tama ka, Alexander. Halos lahat ng kagamitan natin sa kasalukuyan ay gawa sa metal. Okay po. Now, balikan natin ang ating mga salita na nasa screen. Ano ang common sa limang salitang yan? Okay? Ang mga salitang binanggit ko kanina ay naging lunduyan ng mga kabihisnan. Lunduyan ang ibig sabihin nito, dito unang nagkaroon ng isang sistematiko at organisadong pamumuhay ng mga tao. Wherein sama-sama na silang namumuhay, meron na silang sistema at mas organisado na sila. Okay. So titingnan natin ang Mesopotamia, Indus at Wanho, ang tatlong lugar na yan matatagpuan sa ating kontinente, ang kontinente ng Asia. Pero hindi rin magpapahuli ang Africa dahil nandiyan ang Ehipto at ganun din ang Amerika kung saan nandoon ang Mesoamerica. Okay. Tingnan natin ano ang nakapaloob, kung ano ang meron sa bawat lugar, kung bakit sinabi natin naging lunduyan ng kabihasnan ang mga sumusunod na lugar. Mesopotamia. Okay. Sa pagitan ng dalawang ilog. Yun ang kahulugan ng salitang Mesopotamia. Mula sa salitang Griego na meso, gitna, at potamos, ilog. Okay. May dalawang pangunahing ilog na dumadaloy sa lugar na ito. Ito ang ilog ng Euphrates at Tigris na nagbibigay ng kabuhayan sa mga taong naninirahan sa Mesopotamia. Okay. Sinasabing ang Mesopotamia daw ang sinibulan ng mga unang kabihasnan sa daigdig. Sa mga susunod nating aralin, makikita natin no, ano-anong mga kabihasnan ang nabuhay o umusbong sa tinatawag nating Mesopotamia. Pero sa ngayon, ang masasabi ko lang, ang lugar na ito, bagamat makikita sa gitna ng disyerto at binubuhay ng dalawang ilog, ay naging lunduyan, naging tirahan ng iba't ibang kabihasnan na nagbigay ng iba't ibang ambag sa sangkatauhan. Okay po. Susunod naman po sa Mesopotamia, ito daw ay matatagpuan sa tinatawag na fertile crescent. Okay. Pag sinabi natin fertile, malusog kasi ang lupa rito kaya definitely nakakapagtanim sila at crescent dahil ang lupa na ito ay hugis crescent. Okay po. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, ito daw ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang ilog kung saan ang pangalan ng dalawang ilog na yon ay Tigris at Euphrates. Okay po. Ang mga ilan sa mga halimbawa ng kabihas ng umusbong at sumibol sa lugar na to ay ang mga Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Elamite. Okay. Pumunta naman tayo sa isa pa sa mga lunduyan ng kabihasnan. Ito naman ang dambak ng Indus na matatagpuan sa bansang India. Okay. At kagaya ng Mesopotamia, may ilog din na dumadaloy dito. Ito ay ang tinatawag na Indus River. Okay. Naliligiran ng kabundukan ng Himalaya at Hindu Kush at ng dagat India at Arabia ang timog bahagi ng India. Okay, so kung titingnan natin, no, may common sa Mesopotamia at sa Indus. Ano ang common sa kanila? Both sa mga nasabi kong lugar, may umaagos o dumadaloy na ilog dito. Okay, so pagbati muna kay Francine Panalangin watching from Santa Lucia National High School, Emmanuel Cita Rosa from SLNHS, to Criselle Lapid Quinto from Butad National High School, si Laime Garcia also from Butad, and to Jalen Rose de Guzman from Santa Lucia High School. Okay, may magandang ibinigay sa ating comments si Laika galang pagtanganan, parehong umundad sa isang kontinente ang mga nabanggit na kabihasan. That is very good, Laika. Ano mga ito? Mesopotamia, Indus, at Wangho, no? So, yung tatlong lunduyan ng kabihasnan na yon, matatagpuan daw sa isang kontinente at ito ay ang kontinente ng Asia. Okay. Wow, ang ganda naman ng pangalan nito, si Isaac Newton. Okay. Ang trivia niya, ang salitang hippopotamus ay galing sa dalawang salita, hippos horse at potamos river. Wow, nagbigay sa atin ng idea si Isaac Newton.
on, okay? Pero balik po tayo dito sa ating lesson sa lambak ng Indus, okay? Maunlad ang mga unang pamayan ng umusbong dito. Makikita ito sa mga maayos na kalsada, irigasyon, tanggulan at dike na nagpapakita ng maunlad na teknolohiya noong unang panahon. So how you try to imagine, no? Noon pa man pala sa panahon ng ating mga sinaunang ninuno, meron na silang maayos na kalsada, may maayos na silang irigasyon, may tanggulan at may dike. Patunay na lamang dito na sinaunang panahon pa lamang patuloy na umuunlad ang karunungan ng tao. Okay. Next. Pumunta naman tayo sa baybayin ng Wangho. Ito ay matatagpuan sa bansang China. Okay? Ang mga pamayanan ay umusbong sa tabi ng Yellow River o Huangho. So kung titignan na naman natin, may ilog na naman dito, no? At ito nga yung tinatawag natin Wangho o Yellow River. So magkakaroon tayo ng generalization. Lahat ba ng kabihasnan ay umusbong sa tabing ilog? O ano? Tingnan natin, sa tingin nyo mga online learners, bakit sa bawat kabihasnan na ating binabanggit, may kaugnayan ng ilog? Sige nga, try natin sagutin, no? Isulat nyo sa chat box ang inyong kasagutan at maya-maya sasagutin po natin yan. Okay po? Ang ilog na ito ay humubog sa lupain ng Hilagang China upang maging kapatagan. Okay, dinastiyang siya, ang unang dinastiya na pinamunuan ni Yu. Gayunpaman, kulang ang mga ebidensya na nagpapatunay dito. Ang dinastiyang ito ay nagpakilala ng konsepto ng dike upang maging kapakipakinabang sa baybay ng ilog Wangho. Okay? Okay po, no? So makikita po natin dito, no? Sabi rito, no? Naging kapakipakinabang sa baybay ilog ng Wangho kasi may isa pang pangalan ang Yellow River at ang Wangho River. Ito yung tinatawag na Chinese Sorrow. Bakit kaya Chinese Sorrow? Kasi may mga panahon na bumabaha ang ilog Wangho at dahil ang mga sinaunang tao na ninirahan sa tabing ilog, sila yung unang nakakaranas ng dilubyong dahilan sa pagbaha ng ilog na to. Kaya lang sa panahon ng dinastiyang siya, gumawa na sila ng konsepto ng dike. Anong purpose ng dike? Para pigilan ang pag-apaw ng tubig patungo sa kapatagan sakaling bumaha. Okay. Sabi ni Alexander Florante Kapadao, napakayaman po ng lupa na malapit sa dinadaluyan ng ilog. Pwede itong gamitin sa kahan at yak na nagbibigay ng maraming ani. Napakahusay ng ating mga online learners ngayon, no? Hopefully sana magkaroon na tayo ng face-to-face para lahat ng yung mga binibigay na kasagutan ay ma-share nyo, hindi lamang sa klase ninyo, kundi even sa ating mga teacher para mas lalo pang maging kapakipakinabang at kasiyasiya ang ating lesson. Also watching with us is Alicia Ramos Barion. Good afternoon. She's watching from my school, our school, San Roque Dau High School. Good afternoon sa iyo. Okay po. Dumako naman tayo sa Ehipto. Ang Ehipto ay tinatawag na gift o ang regalo ng ilog Nilo o Nile. Ang ilog Nile ay nagbibigay buhay sa tuyong temperatura ng lugar. Kung aalisin kasi natin ang Nile River sa Egypt, ang Egypt ay magiging isang napakalawak na disyerto. Dahil na isa sa malaking bagay na nagbibigay buhay sa bansang ito, walang iba kundi ang ilog Nilo o yung tinatawag nating Nile River. Okay? At kagaya nga ng sinabi sa atin, yung senior ng ating online classmate na si Alexander Kapada, lahat daw o yung mga lupa sa paligid ng ilog ay matabang lupa, so definitely nakakapagtanimang tao at meron na silang paraan para mapagkuhanan ng pagkain po nila. Okay. Ang Ehipto ay nahati sa dalawang bahagi, ang Upper Nile at ang Lower Nile. Upper Nile kung saan ang gagaling ang tubig ng Nile River at yung Lower Nile saan ito nagtatapos. Ito ay nagtatapos walang iba kundi sa Mediterranean Sea. Okay po. Ang pag-apaw ng ilog Nile ay nagiiwan ng matabang lupa upang maging mainam sa pagtatanim. Another check na naman kay Alexander, no? Susunod.
Noong 1970, nahinto ang tao ng pag-apaw ng Nar dahil sa pagkakatayo ng Aswan High Dam upang mabigyang kuryente sa mga kalapit na lugar. So titignan natin, no? Hindi man siya bumaha, nagkaroon pa ng isang magandang purpose ang pagdali ng ilog Nar at ito ay makikita sa kuryente. Ako din kay Elsa Perpuse, o si Angel Johan Nicolay P. Guevara, mga daluyan ng tubig ay nakakatulong din po para sa pag-imbak ng tubig para sa mga dam. That is correct, Elsa. Okay, ang gagaling, napakahusay ng ating mga online learners sa kanilang mga binibigay at sinishare na idea sa atin. Okay, susunod, Mesoamerica. Matatagpuan sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitna ng Mexico at Gulf of Fonseca sa timog ng El Salvador. Okay, meron na naman tayong makikitang ilog dito. Okay, wow, si Isaac Newton, no? Medyo super active siya ngayon. Okay, ang Mesoamerica ay nagigitnaan ng kontinente ng Hilaga at Timog Amerika. Okay, Richard Roque, watching from San Roque Dau High School. Good afternoon sa'yo, Richard. Okay, at pabago-bago daw ang panahon na meron dito sa tinatawag na Mesoamerica. Kung babalikan natin yung salitang Mesopotamia, Meso means gitna. So dito, Mesoamerica, kasi ang lugar na to ay matatagpuan sa pagitan nga ng Hilaga at Timog Amerika. Okay. Dito na itatag ang unang paninirahan ng tao. Ito din ang lugar na unang pinag-usbungan ng agrikultura sa rehiyong ito, katulad ng sa Asia. Okay. So nakita na natin, no, nalaman na natin ang yugto ng panahon, na ipakilala na rin natin o nagkaroon na rin tayo ng idea mula dito sa aking ipinakitang slide at binigay ng mga comment ng ating mga online classmates. Tignan nga natin, ano ba ang natatandaan nyo sa ating naging lesson. Pero bago yon, batiin ko muna ang mga online learners po natin. Ian Christopher Garcia, grade 8 Galileo, listening and learning. Wow, I love the word, no? From LFG, Diamantina National High School, from Kabatuan, Isabela, and from Princess Manalili Villaruz. Okay, watching from San Roque Dau High School. Wow. Oh, tignan natin mga online learners, ha? Handa na ba kayo for another quiz? Okay, panuto, tukuyin kung saan lugar ang binabanggit sa bawat numero. Okay, dito umusbong ang mga pamayanan sa China. Mesopotamia, Wangho, Mesoamerica, Egypto. Alin sa apat na pagpipilian ang pinag-usbungan ng pamayanan sa China? Wow, kanina ang dami nating mga binigay na comments, no? Ang daming nagbigay ng mga information sa atin. Just like the hippopotamus kanina, no? Okay? Ngayon dito sa tanong na to, saan sa China? Alin sa apat na pagpipilian ng tamang sagot? Okay. Alexander Clorante Copada, Francine Panalangin, Noel Angelo Duya, Emmanuel Tarosa, Maxine Montemayor, Wilma Flores, Jalen Rose de Guzman, Elsa Perpuse, Laika Galang Pagdanganan, Alexander, okay, all of them give the correct answer dahil ang tamang kasagutan para sa tanong na ito, walang iba kundi ang Wango. Mahusay, magaling. Okay, tignan naman natin ngayon sa ikalawang katanungan. Kakayanin pa kaya mga online learners? Ang ilog Nilo o yung Nile River ang nagbibigay ng deposito ng matabang lupa sa lugar na ito. Oh, ulitin ko, no? Ano kaya ang binubuhay ng Nile River at ginagawang mataba ang lupa niya? Okay. Mesopotamia, Wangho, Mesoamerica, Egypto. Alin kaya ang tamang sagot? Okay, while waiting for your answer po, basahin ko lang po yung ibang mga online learners po natin na nagbigay ng tamang sagot kanina po, no? Kagaya ni Rose Marisa Landanan at si Trixie Tan Endike, and also to Keith De La Cruz. Okay, para sa ikalawang katanungan, unti-unti nang pumapasok ang kasagutan ng ating mga online learners. Francine Panalangin, Anzen King Garcia Sakdalan, okay?
Alexander Capada, Elsa Perpuse, Emmanuel Tarosa, Wilma Torres, Liboy Amores, all of them give the correct answer po. At para sa ikalawang katanungan, ang tamang sagot ay walang iba kundi Egypto. Napakahusay mga online learners, nakaka 2 points sa kayo. Ito ang sinasabing inusbunga ng matandang kabihasnan tulad ng Sumer. I'm sorry for the wrong typo error yan mga anak. Akkadian at Babylonian. Okay. Ito ba ay Mesopotamia, Wangho, Mesoamerica, Egypto? Alin sa apat na yan ang pinag-usbunga ng kabihasnan tulad ng Sumer, Akkadian at Babylonian? Okay. Si Natalie De Leon Aguinaldo nagbigay na ng kanyang kasagutan. Sige nga, sino pa kaya ang makakapagbigay ng kanyang kasagutan para sa tanong na to? Also, Noel Angelo Duya nagbigay na rin ng kasagutan. Same answer sila ni Natalie dahil ang tamang sagot para sa katanungan ito walang iba kundi Mesopotamia. Okay? Natalie at Noel, congratulations. At humabol si Francine, congratulations sa inyong tatlo. Tama ang inyong kasagutan. Ito ang pinagmula ng mga sinaunang pamayanan na matatagpuan sa kasalukuyang bansa ng Mexico. Mesopotamia, Wangho, Mesoamerica, Egypto. Okay? So, ano daw yung tawag sa bayan na matatagpuan sa kasalukuyang bansang Mexico? Ano kaya po ito, no? Sige nga, sino kaya mga kapagbigay ng tamang kasagutan? Si Francine Panalangin, nagbigay na ng kanyang kasagutan. Also, si Laika Galang Pagdanganan. Si Crispel Dairon Tuwason Dima, nagbigay na rin ng kanyang kasagutan. At si Alexander Capada, si Liboy Amores, ang aking mga active online learners. Tignan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang tamang kasagutan dito, walang iba. Ang kasalukuyang Mexico ay matatagpuan sa Mesoamerica. Okay. Tatandaan natin mga online learners, alamin ang ating bayang tinubuan upang ang ating pagkakakilanlan ay hindi malimutan at maging gabay sa magandang kinabukasan. Magandang pag-aralan ng kasaysayan ng ibang bansa, pero tatandaan natin, walang mas gaganda sa kasaysayan ng ating sariling bansa. Okay? Tandaan nyo, no? Saan man dako ng mundo, ipagmalaki nyo na kayo ay tunay na Pilipino. Okay? So kung kayo gusto nyo makipagkulitan sa amin at makipagkwentuhan habang nagkakaroon tayo ng online session, pwede nyo kaming i-message ni Tutor Alex. Okay? Sa taas ang FB ni Tutor Alex at sa baba naman, yung nakapikit, ako yan, si Tutor Leo, pwedeng-pwede nyo akong i-message kung saan pwede kayong maging guest tutor sa aming mga susunod na session. Okay po? Muli, ako ang yung Tutor Leo from SBO Pampanga, San Roque Dau High School, ang yung tutor for this session at kasama ko rin si Tutor Alex all the way from SBO Bulacan. Ipanalong Webes po, huwag po kayong aalis dahil susunod po sa akin, walang iba ang mauhusay na tutor from Olongapo City, the 89 Economics Tutor, Tutor Carl, and Tutor Leonard. Once again, makasaysayang tanghali, makasaysayang hapon, magandang araw sa ating lahat. Mabuhay! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!